Jesus. Yan ang pangalan na binabanggit nila. Umiiyak sila, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Sapagkat, tinubos po raw sila sa kasalanan kanilang ginawa. Salamat sa 500 taong biyaya. Salamat. Salamat. At kahit anumang pagsubok na aming naranasin ng mga iso, magiging ang mga dilobyo o pandemya na kinakaharap namin. Hindi, hindi. Munang magkilala. Ako nga pala sa Rimarjan ni Yambak at ako'y nagmula sa June 6. June 6? Yung pyesa ito ay pinamagandar ko salamat sa 500 taon, Panginoon. Kaya't sana'y Panginoon. Baka pala ako. Naririnig ko na ang pangalan. Palagi kang binabanggit ng mga magulang ko na kailangan ko daw mapalapit sa'yo. Lumaki ko nagtatanong sa sarili ko kung sino ba itong taong binabanggit ng mga taong nasa kahit ko. Ay, kahagte ha. Kailangan ko ba talaga malaman ang istorya ng buhay mo? Ngunit, bakit? Para saan? Para kanino? Hanggang sa napadaan ako sa isang lugar na payapa. Mga tao doon ay nag-aawitan at walang kasing saya. Jesus, yan ang pangalan na binabanggit nila. Umiiyak sila, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Sapagkat, tinubos po raw sila sa kasalanan kanilang ginawa. Sapagkat, ikaw daw ang nagbibigay ng buhay sa kanila. Pumasok ako. Pumasok ako sa lugar na aking nakita. Di na lang pala yung bakay na tanging maharlika lang ang nakita. Hanggang sa tumulong na lang bigla ang mukha ko noong panahong nakita na kita. Nakapako sa krus at bumulang dito. Ikaw ba yung taong pipilit nilang pakilala ko? Akala ko'y kinalala ko nito. Bakit ka napako? Hanggang sa may lumapit sa akin at nagsabing, kapatid, halika. Halika, sambakin ko siya. Huwag kang mag-alilangan kung saan ang iyong puso't isipan para lang sa kanya. Huwag kang mangapat, patuloyin ko lang siya. Kaya itinigil ko ang aking mga mata. Sinubukan mo ito sa aming at kilalain ka hanggang sa hindi ko na malayan na tumuguro na pala aking mga luha sa aking mga mata. Hanggang sa may lumapit sa akin at nakabot ang libro na dito ko daw makikilala kung sino ba itong taong nakapako sa harap ko. Kaalam niyo mabigat na ang problemang dinadala ko. Ngunit mas mabigat pa ata ang problemang inaakarap mo. Kaya binuksan ko ang libro na tinatawag nilang Biblia. At sa patuloy ko na pagbabasa, ay ubi-ubi kong naiintindihan ang Diyos na binabanggit nila. Hindi ko inaakala ito ay labis pa lang mahalaga. Sapagkat ikaw ang mabubus ang buhay mo para lang mapatawad kami sa aming pagkakasala. At sa patuloy ko na pagbabasa, ay ubi-ubi kong naiintindihan ang iyong pagiging ama. Unti-unti kong naiintindihan ang Jesucristo na binabanggit nila. Sa panimula, pa lamang tayo nagkasala na. Ngunit, sa kabutihan ng Diyos, tayo nailigtas, tinubos niya na ang ating kasalanan. Ngunit, bagamat tinubos na ng Panginoon ang ating kasalanan, ay hindi ibig sabihin na ipagpapatuloy pa rin natin ang ating mga mali. Kapatid, ibig lang sabihin ito na putulin mo na ang pamuhay mo sa masama at sa
hindi hindi yung mawawala ng pag-asa sapagkat alam namin na ikaw sa amin ay palaging gumagabay. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa 500 taong pagmamahal. Salamat sa 500 taong pagpapala. Lubos sa aking pagkasalamat. Pagkasalamat sa iyong mga ginawa. Tunay na kahangana ang iyong mga ginawang himala sa aking buhay at sa aking pamilya, pagtugon sa aking panalangin. Salamat. Dahil kahit gaano kadumis ang aking pagkatawin, maligin siya na ako at pinatuloy sa aking ulitin na walang kasing ganda. Salamat, Panginoon. Salamat. Yet, sana'y tulungan mo akong makilala ko kita. Masasihan lahat ng gagawin mo sa buhay ko dahil kung may bagay sa ibang tao ang gagawin mo sa buhay ko. Patuloy na mag-ibig ko, magsasamba sa iyong habang panahon, Panginoon. Salamat.